Isang lawa sa Mindanao ang usap-usapan ngayon dahil ang lawa raw na ito ay nagpapagaling ng mga karamdaman. Ang Lake Agco na tinaguri ang Garden of Eden sa Kidapawan. Pero ano nga ba ang tunay na dahilan bakit umuusok ang tubig at mainit ang putik sa lugar na ito? Ang mga kasagutan, isa-isa nating malalaman sa aming investigasyon. Totoo nga bang ang lawa ng Himalaya? Kilala bilang pinakamataas na bundok sa Pilipinas ang Mount Apo sa Mindanao. Sa taas na 2,900 meters above sea level. Pumapang-apat ito sa pinakamatayog na anyong lupa sa buong mundo. Isa rin itong tourist destination sa ating bansa. Sa paanan ng pamosong bundok ay may nakatago rin palang lugar na dinarayo ngayon ng karamihan. Ito ang lawa sa Kidapawan City sa North Cotabato. Ang Lake Agco. Ang Lake Agco, ayon dun sa mga geothermal company na nagkaroon ng surface exploration dito, ay isa sa mga active thermal spots ng Mount Apo. Garden of Eden kung ituring ito ng mga lokal ng Kidapawan. Pinaniniwala ang sagrado ang lawa dahil dito ang lugar ng dasalan noon ng mga ninuno nating tribong Ovu Manuvu. Pagkakita ng yung lolo namin, para bang namangha siya. Sabi niya, ako. Parang nagulat siya. Kaya hanggang ngayon, ang tawag nito ay nagiging Agco na. Agco ay kinukonsidera ring natural spa village sa probinsya. Ang tubig na dumadaloy, malinis at nakakainganyong paliguan dahil sa may mainit na temperatura ang tubig. Mayroon din silang natural jacuzzi dito. Perfect magpapawis din sa kanilang steam bath cave. Sinisingaw ng steam bath na tayo for 15 minutes. Ang binabalik-balikan talaga dito ng mga turista, ang mainit na putik na pinaniniwala ang nagbibigay daw ng lunas sa mga sakit sa katawan. Yung sabi ng mga ninuno namin, pag magkasakit sila, yung mga yung parang yung kaliskis at saka yung masakit ang ulo, yung sakit ng katawan, pupunta talaga sila dito. Gusto lang talaga nila na ma-experience kung yung Lake Agco, lalo na yung pag-apply ng mga mud pack. May ilang turistang nakausap ang aming team na gumaan daw ang kanilang pakiramdam dahil sa putik lang na matatagpuan sa lawa. Si Tatay Ben Neri, mula pa sa bansang Ireland, rheumatoid arthritis ang kanyang iniinda at pinayuhan na ng kanyang doktor na ipa-opera. Pero hindi natuloy ang kanyang operasyon dahil nagkataon na pauwi siya ng Pilipinas. Nakakain namin si Daddy dun pa mag-isa, pero nakasal niya maligo. Surprisingly, talaga nakakatayo na siya mag-isa. Nag-shower siya na mag-isa yung tubig na para maalis yung sulfuric mud sa sulfuric water. Tapos, diretso-diretso sa sasakyan. Hanggang sa nakakagulat talaga doon, kasi mataas yung sasakyan ko, nung sumakay siya, hindi lang siya nagpatulong, no? Kaya nang niya kumakit yung sasakyan. Tatlong beses siyang nagpabalik-balik sa Lake Agco, hanggang sa ang iniindang sakit daw ng rayuma sa kanyang binti, abay unti-unti raw nawala. Bukod
Bukod kay Tatay Ben, naniniwala rin sa healing powers ng lawa, si Marivic. 18 taon na siyang parokyano ng lugar. Parang hindi ko na magalaw yung katawan ko, sir. Dito po ako mga sobra 2 hours ako na nagliligo dito. Then, pakiramdam ko parang wala na yung sakit sa katawan ko po. Alalim pala. Ang mga mountaineer naman na tulad ni Datu Vingloy at Aprilin Reyes hindi pinalagpas ang pagpunta sa Lake Agco tuwing inaakyat ang Mount Apo. Matapos kasi ang mahabang lakarin, namamaga ang kanilang mga paa at ang tanging lunas daw para ang kanilang ugat sa paa ay kumalma ay ang mahiwagang lawa. Proven is tested talaga ito kasi nung pa ako bata hanggang ngayon. Pag pumupunta ako doon sa Mount Apo is pag uwi namin dito kami magbabad. Itong pagbaba namin sa sobrang sakit ng katawan namin, mga ilang araw naisipan namin na pumunta sa lake, mga ilang minuto, sobrang na-feel yung namin yung relax ng katawan na mukhang gumaan at bumalik sa normal yung katawan namin. No more dark secrets because meron na tayong kilikilikit. You have the deo roll on for day and at night para manuot ang whitening kilikili underarm serum. Double action na yan for your kilikili. Kasi nung time na naoperahan yung ulo niya sa Davao, nawala talaga yung memorya niya. Hindi talaga siya makapagsalita, hindi makagalaw. Tapos, pumunta kami sa Lake Agco. Tinry namin, may hot spring sa Agco. So, binabad namin siya doon, pinahira namin ng mga clay doon sa Agco. Tapos, every Friday, dinaldala namin siya doon mga isang buwan. Ngayon, makasalita na ako. So, unti-unti muna. Isa sa aming staff ang maglagay ng mud pack sa buong katawan at magbabad sa lawa. At tulad ng iba, good vibes ang kanyang naramdaman daw. Refreshing nung pakiramdam kasi natural yung water tapos maganda sa balat yung mud pack. Tapos nakaka-revitalize ng feeling. Base sa matatanda sa lugar, banal ang kanilang lugar dahil sa malimit sila dito nagdarasal. Ito ang kanilang nakikitang dahilan kung bakit ang mainit na putik at tubig nagbibigay lunas sa mga sakit at nagpapagaling umano. Pero may paliwanag naman ang mga eksperto sa himala daw ng lawa. Kilalang active volcano ang Mount Apo. Ang putik at tubig dito ay may sulfur, dahilan upang maging mainit ang mga ito. Ang sulfur ay isang aktibong sangkap na kontrabakterya, mineral na nakakatulong sa ating balat laban halimbawa sa acne. Malaman kung totoo nga bang therapeutic o nakakagaling ang lawa, nagdala kami ng sample ng putik mula dito. Ipinasuri namin sa Mines and Geosciences Bureau ng FIVOX at ito ang kanilang natagpuan. Since isang potentially na active na vulkan ang Mount Apo, meron pa rin siyang magma or natitirang mga maiinit pa na igneous rock sa ilalim at ito yung nagpapainit doon sa tubig sa ibabaw ng Lake Agco. Kaya nagkakaroon tayo dito ng mga mud pools or mud pots. At yan nga yung pinupuntahan ng mga tao ngayon doon. Mayroon ngang aktibong sulfur mineral ang putik na aming pinasuri. Pwede daw na nakakatulong ito sa ilang sakit sa balat. Pero hindi naman daw ligtas ito kung masosobrahan. Dahil posibleng masunog at matuyo ang balat ng tao kung mapaparami ang lagay.
Masama rin sa ating baga ang sobrang pagka-expose sa sulfur. Sa dami ng naniniwala na nakapagpapagaling ang leg agko, minabuti rin namin kumonsulta sa isang psychologist para ipaliwanag ano ba talagang epekto nito sa isip ng tao. Sa Philippine Islands, marami tayong mga tribes. So they still believe in talagang natural healing. I would say na, okay, let's respect what they believe, but I would still suggest that they would, lalo na kung matindi na yung ano, matindi na yung sakit, they would go to a specialist or a doctor. Paalala ng mga kinauukulan at nalubhasa sa mga anyong lupa, hindi daw masama ang maniwala sa himala. Lalo pat kung wala itong nakaambang panganib para sa buhay ng isang tao. Pero ang mas mahalaga pa rin daw ay ang pag-aalaga sa sarili at pagkonsulta sa mga totoong doktor para akma ang luna sa inyong nararamdaman. Nawauran. Kasabay nito, hindi dapat mawala ang pananampalataya sa may kapal. Kay kay kong kay, the Lake Agco. Ang Lake Agco, isang biyaya at regalo ng kalikasan. Dahil totoo man o hindi ang himala na ito. Dapat lang na ito ay ingatan at alagaan para makita pa ng mga susunod na henerasyon ang kagandahan nito. Dahil ang tunay na hiwaga ng lawa ay ang kasaysayan at kulturang naging bahagi na ng lawang ito sa Kidapawan. Ng tagumpay. Sa pangarap nagsisimula. Pero sa kwentong buhay ni Dr. Ayong Lorenzo, ang kanyang naabot ay katuparan ng isang pangako pala sa kanyang ina. Mula sa pagiging construction worker, binuo niya ang pinapangarap na buhay. Ngayon, isang konkretong patotoo ang kanyang naipundar na. Ang hirap at sakripisyo ang puhunan ng iso ng mga Lorenzo. Ang librong ito ang nagsisilbing paalala kay Yulalo Diolata Lorenzo, o mas kilala sa bansag na Ayong. Sa lahat ng pinagdaanan niya bago naabot ang tinatamasa ngayong karangyaan sa buhay. Sa likod ng successful life niya ngayon, naroon ang higpit ng yakap ng kanyang mahal na ina, si Nanay Ebeng, ang dahilan ng kanyang pagpupursige para magkaroon ng pangalan. Ang paraiso at ari-arian ni Ayong ay bunga daw ng isang pangako sa kanyang nanay. Hindi makikitang nagsasayang ng oras sa paglalaro ang batang si Ayong noon sa mga kalye ng San Mateo sa Rizal. Ate, bili-bili na po kayo dyan. Ate, bili-bili na po kayo dyan. Dahil salat sa pera ang pamilya, kinailangang magbana talaga ng buto si Ayong kahit bata pa. Wow, ang ganda pala ng kwento niyo, Dok Ayong. Inspirasyon niyo pala yung nanay niyo, ano? Opo. Bakit po? Dahil sa pinagdaanan niya sa buhay? Oh, kasi ang nanay ko, nung kabibay maliliit, naglabas siya, and then nagtindi siya ng gulay sa palengke na matagal. So talagang yung kanyang katawan ay nabatak talaga na masyado. Kaya dito sa pag-edad niya, nararamdaman niya talaga yung mga hirap na dinaanan niya. Ang kalam ng sikmura ni Ayong ang naging motibasyon niya para labanan ang kahirapang nararanasan ng buong pamilya. Literal na isang kahigisang tuka ang mga Lorenzo. Ang isang supot na tuyo, halimbawa, kinakailangan nilang pagkasyahing mag-anak para may mapang-ulam. Doon, nagsimulang dumiskarte si Ayong. Natutong mangisda ang paslit para may makain na pananghalian ang kanyang mga kapatid. Kahit ganun ang nangyari, pinagbuti pa rin ni Ayong ang kanyang pag-aaral. At pandesal, pili-pili po kayo mga atin kuya, mga kainit-init po pagbuto, at pandesal po kayo dyan, at
Para may ipangbaon, naglalako siya ng pandesal. Kasabay pa ang pangangalakal. Ang determinasyon ni Ayong, bitbit niya hanggang sa siya'y umabot na ng kolehiyo. Hanggang sa pagbibinata ay nagtitiis pa rin siya ng gutom. Ang candy daw ang nagsilbing pamatid gutom noon ng binatilyo. Sa pagpasok ng bagong yugto sa kanyang buhay, hindi pa rin siya pinalagpas ng mapaglarong kapalaran. Huminto ng isang taon sa kolehiyo si Ayong para makapag-aral ang kanyang mga nakababatang kapatid. Pero dahil likas sa kanya ang talino, naging full scholar siya sa kursong veterinary. Kasabay nito ay pumasok siya sa construction. At success! Natapos naman ni Ayong ang kanyang pag-aaral. Dito niya ipinangako sa ina na iaahon niya ang kanilang pamilya sa hirap. Habang tinutupad ang pangako, nakilala niya ang kanyang kabiyak, si Mayet. Dati, 300 pesos lang di ako makabayad ng kuryente. Furniture namin ay parang lipahat lang na magkano lang 500 per set. Iyon yung unang-una naming hindi ko makakalimutan yun dahil binili ko yun na talaga galing sa sweldo niya. Kasi may kambal ako. May sunod-sunod yung anak ko. So, yung kwarto namin, yung isang malaking kama namin, ginawa ko, kinulong ko yun. Parang malaking crib. Para yung aking kambal, yung aking panganay, andun lahat, maliit lang yung namin, bungalow. 1983 nang maging sales manager sa isang kumpanya si Ayong. Ito ang naging daan ng kanyang pag-asenso. Siya yung talagang matiyagang mag-aral. Nagtapos siya, nakatapos sila ng pag-aaral silang magkakapatid dahil dun sa pagsisumikap ng kanyang ina. Sa naipong puhunan, sumugal sa negosyo si Doc Ayong. At first, sabi ko, magtatayo ka ng sariling negosyo, wala kang kapital. So yung kapital namin ay isinala niya yung property ng kanyang magulang na kung saan ay pinagamit sa kanya ng kanyang tiyuhin at mga magulang niya. Mula sa negosyong veterinary products, lumago ang kanyang kumpanya. Dumoble ang blessing at nagkaroon ng 11 pang kumpanya. Dito ipinanganak ang paraiso ng pamilya Lorenzo. Ito ay vision na binigay din sa akin ni Lord. Dati puro manok ito, manok na panabong. Pero dahil sabi ko, nakita ko siya, open vision, nasa third floor ako ng bahay namin. Nakita ko swimming pool. Sabi ko sa husband ko, parang magkakaroon tayo ng resort. Tapos sabi niya, hindi malayo. Estancia de Lorenzo ay bunga ng pagsusumikap at katuparan ng pangako ni Doc Ayong sa kanyang ina. Kahit ako na-amaze dito sa ipinagkatiwala ni Lord sa amin. The Pampakit, tatlong products all in one. You save 95 pesos pag bumili kayo ng kit na kasi nabibili naman ito ng tingi-tingi. Yan ang iyong beauty routine. 10 hektarya ng dating farm ng mga taniman at ang mga hayop kinatitirikan ngayon ng world-class design development. Ang tawag ay Estancia de Lorenzo, kung saan 19 na villa ang naghihintay sa buong pamilya, kumpleto sa pasilidad, mga restaurant, masarap ang pagkain at marami aktibidad para sa bawat miyembro. Biro ninyo, wala pang isang oras mula sa Quezon City para ka nang nagbakasyon sa malayong lugar. A breath of fresh air ang Estancia de Lorenzo. One-stop shop na raw ang kanilang event place. Mula rooms, amenities, mini zoo,
restaurants, wellness, at outdoor activities. At the Nature at Estancia de Lorenzo! Nagsimula kami ng apat na villas nung time na yon, tapos nagkaroon uli ng standard villas, family villas, at corporate villas. Tanaw sa roof deck ang bulubundukin ng Sierra Madre Mountains, ang disenyo ng kanilang lobby pang world class. Nanalo na ito sa international na kung makikita niyo yung magazine namin dyan, isinali ng aming contractor at ito ay nanalo siya sa yung design, yung aesthetics ng design nitong ating mga villas. Ang mga kwarto dito, modern Filipino ang design. Pwede sila maging at home dito kasi para sila nasa tahanan nila, nasa bahay nila. Ang pangmalakasan nilang kwarto, ang Grand Villa, kung saan kasya ang mahigit 50 bisita. May sariling private pool pa, o di ba bongga? Kain dito, hindi ka mabibitin. May mga restaurant kasi sa loob ng estansya. Apat na restaurant meron tayo dito. Para sa lunch at merienda, Lorenzo's Restaurant ang the best spot to be. Matatakam kayo sa alok nilang kare-kare, lumpiang sariwa, laing with bagnet at kung ano-ano pa. Kung bitin sa pananghalian, ready to serve ang kanilang merienda buffet. Kung bet mo namang mag-dine with nature, ang Farmyard Resto ang perfect sa taste ninyo. Maraming tao pumupunta doon kasi sa Farmyard, meron namang facing city. So maraming lights pag gabi. Kaya talagang maraming guests na kumakain doon sa amin. Sa mga cafe lovers naman, sagot kayo ng Cafe Nieves. At ang last stop ng Food Galore, yes! Ang Bistro Manuel. Dine and wine naman ang gimmick dito. Ang gusto sana namin dito ay yung food natin ay medyo high-end. Matapos mabusog sa non-stop food trip, perfect combo ang mag-relax. May aesthetic clinic din sila. All the clients can enjoy the pampering, laser services, whitening, and facials as well. Pwedeng magpa-foot spa, mag-nail spa, carbon facial, massage, at relax with thermal blanket pa. Welcome kami sa mga walk-ins namin dito. Actually, marami kaming mga walk-ins na mga regular clients na talagang sumasadya dito sa Estetica. Here in Estetica, we guarantee that all the staff and the therapists are well-trained and certified. Walang duda, buhay hari at reyna pag bumisita sa malaparaisong lugar sa mga Lorenzo. Pero kahit na abot na ni Doc Ayong ang rurok ng tagumpay sa larangan ng pagnenegosyo, hindi pa rin siya huminto. Ang kanyang negosyong Peking Duck sa Tarlac, patok din sa masa at marami rin ang nagkatrabaho. At dahil nga sila ay isang farm, sila mismo ang nagpapalaki at nagpaparami ng kanilang sariling Peking Duck. O, can be eaten three ways. Ang unang paraan ay a la Chinese restaurant in pita. Lalagyan mo nito, ito ang palaman. Pwede rin samgyup style. Ayan ang lechugas with crispy noodles at ito ang kanyang palaman. O kaya ay pwede rin deep fried with salt and pepper, eaten of course with rice. O ayan na. Handa na ba kayo?
Ngayon ay palaki na ng palaki ang imperyo ni Doc Ayong. Sino mag-aakala na ang batang laging gutom noon, isa ng kinikilalang pangalan ngayon sa larangan ng pagninegosyo. Ang sikreto ko, syempre, yung pagkilala ko sa Panginoon. Manager lang ako doon sa resources na pinagkaloob ni Lord sa amin. So ito ay lahat ng meron kami. Alam ko, hindi ito galing sa amin. Ito ay sa Diyos talaga. Sabi nga, all the glory belongs to God. Lahat ay sa Diyos. Pangakong magtagumpay at iregalo sa kanyang nanay ang dahilan ng lahat ang mayroon si Doc Ayong ngayon. Ang Estancia de Lorenzo ang konkretong resibo ng buong pamilya ng magandang buhay. Isang patunay na hindi imposibleng umangat basta't kumapit lang sa pangarap at lakipan ng tamang diskarte para ang buhay maging hayahay. Nga tumataas pa rin ang kilay kapag kwento na ng LGBTQIA+ ang pinag-uusapan. Pero keber dyan si Neil Nodalo, isang proud na nagsasabing siya ay isang trans man. Kumbaga, dating babae, piniling maging lalaki. Giit pa niya sa ayaw at gusto ng iba, pipiliin niyang maging maligaya sa piling ng taong mahal niya. Nakaka-intriga, hindi ba? Pwes, tutok na sa kakaibang kwento na ito, mga revelasyon ni Neil dahil naging Adan si Eva. Guwapo, may balbas, lalaking borta, at macho itong si Neil Nodalo. Pero sa likod pala ng kanyang makisig na pangangatawan, may sikreto ang kanyang katauhan. Ako po si Neil Nodalo, 36 years old, transgender man. Ang sexual orientation ko po ay straight. Ang gender identity ko po ay isang lalaki. Ito na nga ang big reveal. Mga Marites, aakalain nyo bang si Neil dati palang girl? Totoo nga, naging Adan ang ipinanganak na Eva. Pagka panganak sa sanggol, dalawa lang ang kasariang itinatakda ng doktor o kumadrona. Ito ay base sa ari na nakapagitan sa dalawang hita ng bata. Yan ang sintensya at basihan kung ikaw ay lalaki o babae. Pero sa kaso ni Maria Nilda Nodalo, 5 years old pa lang daw ay nararamdaman na niya na parabang hindi angkop ang kanyang kasarian bilang babae. Dahil habang siya'y lumalaki, ang tingin niya talaga sa kanyang sarili, kahit sa salamin, isa siyang lalaki. Ang naalala ko lang before, pagka nagsiswimming kami, nakikita ko yung mga pinsan ko naghuhubad, nagtataples. So ginagaya ko din sila. Minsasabihan ako ng mga tiyahin ko, ng mama ko na, bakit ka naghuhubad? Magdamit ka, babae ka eh. So nagkakaroon ako, nagtataka ako, bakit ganun? Tapos pakiramdam ko naman, hindi ako babae. Yung binibigyan niya ako Barbie doll o kaya mga manika, ayoko rin nun. 12 anyos nang tumubo na ang kanyang dibdib at nagkaroon na rin daw siya ng kanyang monthly period. Naku po, hindi daw siya mapakali sa pangyayari noon sa kanyang katawan. Nung first time ako magkaroon ng regla, nawirduhan ako sa pakiramdam. Sumigaw pa nga ako, tinawag ko yung mama ko na parang ano to, ganyan. So sabi niya, oh, dalaga ka na. Pangarap ko talaga maging lalaki. Pero nawala na yung pangarap ko na yun nung nagkaroon ako ng regla. Pero gusto niyang patunayan sa mundo na isa siyang lalaki. Dahil sa puso at isip, mali daw ang katawang kanyang napasukan. 2011, sa edad niyang 24, sinimulan na niya ang transition from female to male. Ito ay sa pamamagitan ng gender-affirming hormone treatment therapy. Kung transgender man, pinanganak na babae, no, so female, kaya ang estrogen niya yung mas mataas kaysa sa testosterone niya. Tapos, dahil ang identity niya, yung parang pagkakilala niya sa sarili niya, lalaki, so transgender man, kaya ang ginawa niya, nag-hormone therapy. So, nag-take ng testosterone, nag-inject usually yun, para bumaba yung estrogen niya at tumaas yung testosterone niya. Sa kalagayan ni Neil, ang ginagamit na hormones, no, para gawing lalaki ang isang babae ay testosterone. Yung tinatawag nating goals of treatment, no, for taking testosterone. Una, of course, magkaroon ng malalaking muscles. Sa loob ng 12 taon, inilaban ni Neil ang kanyang pangarap na kasarian. Hindi lang pagkakaroon ng muscle ng lalaki ang naging pagbabago sa katawan niya. Nagkaroon din siya ng bigo
bigote, ng balbas. Talagang ang kanyang katawan naging Adonis sa kakisigan. Yung mga pagbabago naman, physically na nangyari sa akin is slowly naman siya. Hindi naman siya magic na pagising mo sa isang umaga. Nagbago na. Siguro mga after 5 months, bumababa na yung boses ko. Yan. So yung mga facial hair, lumalabas yan, mga 1 year mahigit. Ang kanyang dibdib, nawala na dahil buong tapang niyang pinaopera. Legit, wala na ang bakas ng pagiging babae sa physical niyang itsura. Pero kahit na hindi siya sumasailalim sa gender reassignment surgery o ang pagpapalit ng ari, ipinagtapat ni Neil sa Rated Corina na epekto daw ng tuloy-tuloy na paggamit niya ng hormones ang pagbabagong anyo ng maselang bahagi ng kanyang katawan. So because of testosterone, yung ari ng isang trans man ay nagbabago. Hindi na siya yung usual na katulad ng ari ng sa babae. Tinutubuan kami ng pero meron pa talagang klase ng surgery na para sa baba, no? Sa mga baba ng trans man. Ito yung tinatawag na mechoidioplasty, because yung na-develop namin is pag-agandahin lang siya. Yung na-develop namin through testosterone, i-develop lang siya, ikakabit siya sa urethra para pwede ka na rin makaihi dun. Tapos isasara yung vagina. So may closing of vagina, nakalabas na talaga yung pototoy mo. Pero maliit lang siya, around mga 3 inches. Pero may sarili siyang erection. Ayon sa eksperto sa transgender health, posible talaga ang ganitong transformation. For trans men who are taking testosterone, okay, isang ine-expect, no, na kalalabasan sa maselang bahagi, yung paglaki ng clitoris, no? Para siya kasing epekto, no, dun sa isa-ari ng isang lalaki. Lumalaki, pwedeng humaba, pero kaunti lang, no? Hindi naman siya kasing haba ng sa pinanganak na lalaki. Habang nag-hormones, nagta-transition. Nagbabago ang buhay nila kasi nagbabago yung itsura at nagbabago ang tingin ng ibang tao rin. Nagbabago yun sa pamilya, nagbabago yun sa kaibigan, lahat. So, ang pag nagta-transition, nakakatulong yung support mentally nung psychiatrist or psychologist din. Para hindi yung kung merong pinagdadaanan, kung nag-iisip, tama ba to, kung pati yung pagbabago sa buhay niya, nakakatulong yun. Nang ma-achieve ni Neil ang pagiging trans man, itinatag na niya ang Trans Man Pilipinas, kung saan naglilibot siya para tulungan ang tulad niyang may sexual identity crisis. It's what's in between your ears. It's what your brain dictates you as to who you are. Hindi yung sa gitna ng hita. So kung meron kang kasarian ng babae, ikaw ay automatic kong babae. Kung ikaw may kasarian ng lalaki, automatic na lalaki ka. Hindi po doon ganun kasimple ang usapin ng sexualidad at ng gender. Napaka-komplikado po nito. Lalo pang lumawak ang advokasya ni Neil Nodalo bilang miyembro ng LGBTQIA+ community nang gampanan niya mismo ang role ng totoong transgender man sa katatapos na kontrobersyal na stage play. Larger than life! Aanin ko yung 4 inches na ekstrang laman sa pundilyo ko. Kung gagamitin ko lang naman sa machismo, ano, para masatisfy ko yung kasex ko? Miss Tena Ramiro, please proceed to the operating room. Lahat po ng parte ng ating katawan ay gawa ng Diyos. Ang ating pong mga pag-aari ay gawa ng Diyos. Why not? Hindi natin siya pag-usapan. Lalo na kung nagkakaproblema, lalo na kung yung problemang yon ay nagdudulot ng hindi magandang bagay sa buhay ng isang tao, sa kanyang partner, sa kanyang karelasyon. Bakit trans man? Dahil may pangarap sila. Ang pangarap nila ay magkaroon ng ari. Si Neil nga ang napili namin. Siya sa 5 artista ang hindi talaga aktor. Sa 5 yon, siya talaga yung, siyempre siya talaga yung tinutukan ko kasi ayoko na pag-iwanan siya. Gusto kong pumantay siya sa 4 na artista. Neil, congratulations. Isa ka ng ganap na artista. So congratulations to you and good luck to your journey as a trans man, as a man. And you know, it's an honor to work with you. It's an honor to do Dick Talk with you. Sobrang saya ko po talaga kasi ito po yung first time ko na aarte, ano? And ito po yung magandang platform para po ma-break yung wall between cisgender male and trans men. So dito po sa Dick Talk, makikita po nila na isang trans man ay isang lalaki. Now I'm asking you, do you understand me now? Born talented pala itong si Neil.
buong hinangaan si Neil sa kanyang pagganap bilang aktor, marami naman ang nagtaas ng kilay sa kwentong pag-ibig na mayroon siya. Ang love of his life, makikilala nyo na, at ang kanilang love story, marireveal na. Lahat yan sa pagbabalik ng Rated Corina. Ito naman ang K-Magic Skin Cream for Body. Hindi kasi pwedeng masyadong matapang ang exfoliation pagka sa ibang parts ng katawan, like kilikili, sensitive ang skin yan. K-Magic Skin Cream for Body. Nilinaw ni Neil Nodalo na hindi tomboy ang trans man. Dahil ang tomboy, nagkakagusto sa babae. Pero babae pa rin ang tingin sa kanyang sarili. Ang trans man naman, o nagugustuhan at ang pagkakakilala naman niya sa sarili ay isang lalaki. Katunayan na in love si Neil kay Cathy. Tanggap siya nito bilang trans man. Eh kasi in love din sa kanya. Windang ang lahat sa kanyang love life. Hindi naman kasi biro-biro ang kanilang relasyon. Kahit na 14 years na sila, may mystery pa rin daw at excitement every day. Kinikilig ako. Palagi kaming ganon, tuwing aalis, tuwing uuwi, bago matulog, laging may kiss talaga. Kung ang ibang mag-asawa, pera at pambababae ang madalas na pinag-aawayan, hindi ganon si Neil at Cathy. Dahil small things lang daw ang tampuhan nila. Dumating na kami sa point na ano eh, yung gusto na naman maghiwalay. Eh, may mga misunderstanding lang kami. Kunyari, mga malilit na bagay lang. Kunyari, may pinuntahan ako na hindi ako nagpaalam. Siyempre, i-hot seat natin sila, di ba? Sa relasyon nila, sino ang madalas magselos? Siya. Siya, ikaw din eh. Hindi, kasi sa isang relationship, normal lang naman yun. Kasi kapag mahal mo yung isang tao, makakaramdam ka nun. Ang selos naman kasi is normal, pero yung how you react dun, yun yung mahalaga. Kung may tiwala ka sa partner mo, may tiwala ka sa sarili mo, hindi ka aabo sa sukdulan ng selos. Mingi talaga ako, as in, ano ako, parang terror ano ako. Hindi ako matanong, mapuna. What if kung ma-involve sa iba si husband Cathy? Eh di, sino mong mawawalan ako ba? Kahit na anong problema, nangingibabaw raw sa isa't isa ang love, love, at love pa rin. Mahalaga, open communication. Tsaka kung may problema, pag-usapan nyo kagad. Kasi kaminsan kasi kapag kahit maliit lang, hindi nyo pinag-uusapan, lumalaki yan. Ang sikreto rin ng masaya nilang pagsama, bonding sa kitchen. Ito ang pasample, effort sa pagluluto si Mrs. ng masarap na pork sinigang na favorite ni Mister. Sabi nga, the way to a man's heart, through his stomach. May pa-wine pa sila sa gabi. Wantusawang lambingan. And do not disturb dahil the rest is history. Dahil kapag umibig daw ang isang trans man, ipagtatanggol at paninindigan hanggang kamatayan. Walang pagpapanggap kasing gagawin daw niya ang lahat para lumigaya ang babaeng kanyang sinisinta. Sana all! Maraming salamat sa 14 years na pagsasama natin, no? Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya, no? Sa health, at sa hindi, kahit na mayroong may sakit sa atin, no? Hindi tayo nagpapabaya sa isa't isa. Love, thank you din sa love na binibigay mo sa akin, yung sa assurance every day na tayo lang sa pag-aasikaso sa akin. Happy ako sa mga nangyayari sa iyo ngayon and sana hanggang sa huli tayo pa rin. I'm looking forward sa mas magandang future natin together. Hindi kita iiwan kahit na anong mangyari. Hanggang sa pangalawang buhay, ikaw pa rin ang hahanapin ko at ikaw pa rin ang mamahalin ko. Ito pinag-aralan talaga namin. Look at the back. Merong before and after. A real clinical trial from the United States. Because the active ingredient is tried and tested. A love to lash. Pampakapal ng pilik mata at kilay. Ang maganda dito sa love to lash ay yung applicator niya na pinasadya pa namin.
meron siyang foam. Kasi ilalagay mo yan doon sa parang pinaka-roots ng iyong pilikmata. Isang guhit lang sa baba at taas, pwede na, wag nang paulit-ulit, hindi kailangan. Use it and in 4 weeks, makikita nyo na ang difference. Pahaba na ng pahaba ang inyong pilikmata. And mababawasan ang lagas. Lalo na kung kayo ay nag-curlash and nagmamaskara everyday. The only one in the market with a clinical trial, tried and tested, a love to lash.